Guys, magandang araw sa inyong lahat. Ipapakita naman po natin kung paano mag-repair ng running sealer. So, ang problema po nito is ruler. Pangit na kasi po ang silyo, kaya papalitan na natin ng ruler. So, ito po yung running sealer natin. So, ipapakita ko lang po yung mga papalitan natin. So, ang problema po niyan is rubber ruler. So, sira na po yan. So, kailangan na po nating palitan yan. So, yung isa naman po, papalitan din natin. So, ito po yung aluminum ruler. So, may damage na po siya. Ayan po. Makikita naman po natin yung damage niya. At ito naman po yung bago, yung ipapalit natin. So, bago po yan. At, sige. Ito, umpisa na po natin. So, yan po. Simulan na natin. So, pupukin lang po natin ang screwdriver para hindi masyadong mahigpit. Sakto lang po yan. So, yan. Kailangan lang nating higaan para mahigpitan ng maganda. Ayan. Para makita natin. So, napalitan na po natin yung dalawang ruler. So, ang gagawin naman po natin is so, pagkatapos po niyan, ilalagay na rin po natin yung kanya pong ribbon. So, ayan. Nailagay na po natin yung ruler. So, isunod na po natin yung ribbon. So, ayan. So, manap lang tayo ng technique kung paano ilalagay yung ribbon niya. So, mahirap din pong ikabit yan. So, ipepress mo lang po siya. Ayan. So, unahin natin dito sa bandang kaliwa para mailagay natin ng maganda. Tapos pipindutin po natin yung bandang kanan. So yan po, may spring po dyan sa bandang kanan. So para mailagay po natin yan, kasi eksakto lang po yan, para mailagay natin yung maayos, kailangan mong i-press para mailagay mo ng maganda yung ribbon. So yan po, baka kailangan lang na tumindig ako para maayos ko ng maganda. Ayan, yan po yung spring, yung pinipress ko para makabit ng maganda. O, ayan, okay na po yan. So paikutin na lang. Bali, i-align mo na lang po. Tapos, pagkatapos po niyan, ang ilalagay po natin yung dalawang rubber belt. Yan, rubber belt. Nautal na tuloy ako.
rubber belt naman po ang ilalagay natin. So ayan, ang ikakabit naman natin ay yung rubber belt. So kunin naman natin yung rubber belt. Yan naman ang ikakabit natin nang para pagkatapos niyan matesting na natin. So doon muna tayo sa mahirap ikabit. Dalawa din po yung rubber belt niya. So okay, isa pa para makapagsilyo na tayo. Masubukan na natin yung silyo niya. Ayan, linisin natin para naman maganda, malinis ang ating trabaho. So ayan. So ayan po, naikabit na po natin yung mga accessories niya. So punta naman po tayo sa pagsisilyo. Painitin na po natin. So ayan po, subukan na natin. Subukan na natin isilyo. Ayan. Ang ganda. So pwede na. Ayan, napakaganda. So subukan naman nating tanggalin kung matigas ba yung pagkasilyo niya. Ang ganda. So trial again. Guguntingin lang po natin para makita natin kung makakapagsilyo na tayo ng diretso. So ayan po. Ayan. Ayan. Ganda. Normal na naman yung ating sealer. Okay, tapos na po yung gawa natin. So huwag nyo na lang pong kalimutang mag-subscribe. Click the notification bell, click all. And so meron pa po itong kasunod na video. So ituturo lang po natin kung paano patayin yung i-standby na po natin yung ating sealer. So mainit kasi po ito, kaya keep on watching po sa next video. So thank you.